sabi pa naman ng tiyan ko kanina isa, sabi niya, upon, gusto ko daw sabay na ako sa kanila sa office. Sabi ko, hindi na kasi malapit na ako eh. Alam mo yun. Tapos upunta pala ako talaga dito. Kasi kung si Togo to tagig, oo. Binibira ko pa nga yung mga kasama ko. Sabi ko, pwede kong lakarin niya. Total, gabi naman na. Maglalakad na lang ako. Tapos ano, para nakatipid ako, binibiro ko sa pala. Isip ko, naka-dress pala. Nakakalungkot lang kasi pinanood, marami kami ano eh, mga video, tapos yung kinakanta-kanta ko siya, tsaka yung nung hindi pa siya makatayo, nung after na stroke siya. Siyempre nakakalungkot na lang. Wala na akong kikwento, pag-uwi ako, wala na akong kakausap. Natulog ako dun sa kwarto namin ng unang gabi, pero nung sumunod, hindi pa uli ako natutulog kasi gulo-gulo eh. Hindi ko pa naaayos yung kwarto na. Doon ako natutulog sa kwarto ng mga anak ko. Yung nakikita mo may ANZ. Kung anong nasa hospital siya, kung papatuloy ko lang siyang i-revive lang, i-revive. Eh, hindi, kung pag hindi na nag-fail na yung heart niya, tapos yung ano, magmaraming hemorrhage yung brain niya. Hindi kagaya nung una, natanggal pa yung dugo sa ulo niya. Ngayon nung last na, no, hindi na siya maano kasi, ano pa? Sabi nung surgeon, hindi na niya i-advise kasi hindi nila talaga matatanggal na sobrang madami. Parang kung hindi, kung gagawin namin yun, mapapaga lalo siya mamatay. Tapos, or kung hindi naman, magiging gulay siya. Kasi parang magkabila, nung una sa left siya, sumunod right na. Di, ang hirap, no? Alam niyo, kahit pwede pa sana siyang mabuhay, yung katawan lang, hindi niya kaya na ng katawan niya. Kaya mahirap. Mahirap pag ano. Eh, kinausap ko din siya kasi sabi ko, kung lalaban siya, lumaban siya. Buti nung una, nakakausap ko siya yung unang na-stroke siya. Yung ngayon, hindi, ano siya eh, na-coma. Hindi ko na talaga nakausap. Basta nung gabi, nakita ko siya, sabi ko, sorry. Nakita ko siya, tapos sabi ko sa kanya, ano, bakit nandito ka sa kalayaan ng highway? Yung tinayuan ko kanina. Sabi niya, nagugutom daw siya. Tapos sabi ko sa kanya, huwag ka lang bumili ng ano, ulam, lulutuan na lang kita ng ano, chop suey. Tapos marami siyang kinain. Parang alam mo, yung unusual yun eh. Hindi naman kumakain marami sa gabi dahil nasabihin niya, siguro. Eh sabi ko sa kanya, bakit ang dami siguro, gutom ka ba talaga o biniro ko ba o ang sarap talaga ng luto o lagi sa biniro yan o. Sabi niya sa akin, wala naman sinabi rin. Basta kumakain lang siya, tapos sabi ko sa kanya, halika na, mahihiga na tayo. Ayaw niya mahihiga pagkatas kumain eh. Magpapahangan daw muna siya doon sa labas. Hanggang ano pa, nakausap ko pa siya ng 4:45. Kasi papasok ako eh. Sabi ko sa kanya kung iihi ba siya. Kasi dadaan ako eh. Sabi niya sa akin eh, hindi.
ano yung nangyari, may kasama din ako sa trabaho na nag-resign, hindi ko alam kung bakit. Eh, kaibigan ko yun eh. Hindi na, wala, hindi ko na makontakt sa Facebook eh. Bakit kaya, ano kayo nangyari sa kanya? Sinakyan ko, pumasok siya ng ano bang pangalan yung subdivision na yan, tapos dumaan siya doon sa may gitna, tapos nag-estansya, tapos uptown. Pwede pala yun ang gawin natin mamaya. Oo. Private lang yun, pero pwede doon eh. Ituro ko sa'yo mamaya. Dati nang nakasakay ako ng ano, padya. Diyan kami kumaan. Nakasakay ako ng padyak, tapos ay nang ganito pala habal-habal. Tapos alam mo merong parang van. Parang gusto niya kaming bungguin talaga. Kaya naglalive ako eh, para bahala sila. Madali silang mahuli ka agad, diba? Nakakabusit yung ganun eh, yung isiga-siga. Huwag kang malaki silang sasakyan, wala naman kayo ginagawa masama sa kanya. Nahalata ako eh, na ano, parang gusto niya kami bungguin. Naglaro pa nga kami ng basketball nung 25 yata, ay 24. Hindi na ako pumunta, parang feeling ko, pwede ko naman kasi 15 minutes lang naman. Kaya lang, baka imatay na ako dun, no? Kasi pagod na ako. Sabi nila, wag na ako pumunta. Sabi ko lang naman baka, pero hindi rin ako sure. Kasi yung dami ko kasi kasuhin mo sa... ano eh, yung nakapupunta ba mga tao? Diba rin, syempre pag yung asawa ang nandun kaysa yung pag mga anak ko, mga bata naman. Sa umaga, bihira ang pumupunta. Usually, gabi talaga pala yung mga ano. Hindi ko maalala kasi nung bata ako. Yung lola ko, hindi naman ako nag-asikaso yung mga tita ko eh. Pati yung lolo ko. Sila mami naman, mabilis ang nilibing yun kasi may COVID sila. Hindi na nga nakapag-burol, wala na. Pagkakuha ng pumeraria, ngayon din nilibing na. Pag nilagay kasi sila sa freezer, may bayad pa yung 5,000, tapos ang tagal ano, malilibing kasi marami nakapilang. Ikikremate, di diniretso na nila, hindi na nga binuksan yung kabaw. Kasi delikado yun na baka may hawak. Pero wala naman siguro kasi ako nga, namatay siya sa dibdib ko eh, nakapatong siya kasi nirapat siya niya. Lalampas lang tayo doon. Oo, lalampas lang tayo doon. Tagal pa naman ang ano dito. Ay, ano lang naman pala, 30 na lang. Minsan kasi 56 yan eh. Ano bang number na 5 na lang, 4, 3, 2, 1? Oo, oh, okay na pala. Saan papasok ka dyan? Hintayin mo na lang ako. Mamaya ako na ibigay.
Bigyan yung tayo lang. Bigyan mo ako ng 10 minutes. Regular ako. Tapos maganda yung ano nila, yung kanilang company. Makatan na ako dati ng party nila sa Sofitel. Hindi, sabukan na lang tayo yung may pagtawid mo, di ba may papasok na isod. Paglampas niya yung may... Dala mo yung ID mo. Bayaran ko na lang yung lalaki. Bariya ka? Pag 1,000? Nakakainsa mo yung anak ko kung nakailan mo yung kita ako. Sabi ko 100 lang po yun. Buo yung pera. So, wag na ako mag-ano, no? Wag na, si Ate Kay nga rin, hindi niya alam. Paano ko ti alam mo?